Alright, so isa mabilis lang mga idol dahil ito is kailangan na and then nasa emergency yung paggagamitan nito. Kailangan kong magawa na mabilis. So ang problema nito alternator, pagka on mo, start, hindi nawawala yung ilaw, no? So yung battery, natry ko na, chinek ko, pinalitan ko para lang maiuwi dito, no? Yung ginapang lang para maiuwi dito sa garahe natin. Okay yung mga battery, pero yung alternator, tingnan natin, baka sa wiring lang or baka sira na talaga yung rectifier. Tingnan natin, tara. So hindi nagcha-charge mga idol, ha? Hindi nagcha-charge to, tara. So dito sa Toyota Revo 7K EFI, ayun yung alternator. So first things first, no, baklasin natin tong baterya, then baklasin na natin yung mismo alternator. Okay, so bakit nga ba kailangan nakabaklas yung baterya? Kasi mga idol, ito yung part na to, no, dun sa may alternator mismo, nasa na ba? Well, hindi nyo na masyado makikita, yun, no, dun sa may alternator mismo na yun, yun yung banderon, no, dun nakakabit yung positive, no. So yung positive na yan is nakarekta sa baterya, no. Ang mangyayari dyan mga idol is may tendency yung dumikit pagka binaklas nyo, kaya kailangan baklas yung battery pagka nagbaklas kayo nyan. And then ngayon mga idol, ito yung puwetan niya, no. So sa part na to, ito yung sinasabi ko na yung pinaka nagcha-charge sa kanya is tong part na to, no. So babaklasin niyo yan, iwasan dumikit, no. Dapat tanggal ang battery dahil baka dumikit sa body, eh magsu-short yan. And then ito yung kanyang wiring sa regulator, sa lamp, sa sensor, no. 3 wires yan karaniwan, pero na itatest din natin yan. So ngayon ay kailangan ko munang talagang tanggalin. Nakikita ko kailangan kong tanggalin yung alternator kasi bumabangga yung socket do sa may kanyang engine mount. Kaya kailangan, hindi ko mahugot ito. Yan, oh. Tinry ko nga eh. Actually, naputol nga ito. Malutong na, oh. Oh. Tinatry ko. Ah, hindi ko bumabangga, no? So, hindi ko napipilitin ba? Mabasag palalo. So, tanggalin na natin ang tulo yan. So, ito muna. Tanggal din to, ha. Then, 2 volt sa ilalim. Okay. Iyon. Ay, dumikit. Patigasan din, ha. Iyon. Tanggalin muna natin yan. Titignan natin mamaya yan. Okay. So, dito sa alternator natin, no. Yan, may tornilyo ka dito. Then, isang tornilyo dito sa may tenga niya. So, tinanggal ko na kasi kanina. Then, niluwagan ko na to. Kaya kung makikita mo yan is gumagalaw na yan, oh. Oh. Di ba? So pwede mo nang hubarin to kung tutuusin, pero mamaya ka nang hubarin, baka mabagsakan ako eh, at least may sasalo. Yan, luluwagan ko muna to, then madali na yan. And then hugutin natin yung wire doon sa likod, yung socket niya. Then pwede na natin ibaba. Okay, so ang ginawa ko na lang mga idol is binaklas ko, no, sorry hindi ko na napakita dahil ina-analyze ko rin yung maaaring yung naging problema. Ngayon yung socket niya sa loob, no, yung nakakonect dito, saan ba yun? Yan. Yung naka-connect dito do sa kabilang side, no, tinesting ko na yung continuity and yung voltage, no, ganun yung tetester rin eh, no. Kahit test light pwede yon, basta dapat umilaw dahil halos lahat naman nung part na yon ay positive, no. So kasi yung ignition switch, no, kailangan naka-on yung susi ninyo. So ignition switch positive yon, yung ang pagkakatanda ko dito is ito yung sensor. Yung sensor is naka-tap din to sa positive. Then ignition switch positive. Then yung test lamp, no. Yung lamp is actually ang alam ko rin doon is positive. Pero tinignan ko yung continuity niya, okay naman lahat. And then ngayon, no, ito itong part naman na to is actually, syempre ito na yung mismo regulator niya. Meron din tong mga ano, pag-testing nito. So actually hindi ko ganun kagamay. Pero nung tinest ko siya, is meron no, mga resistance, no. Kaya I think okay eh. Sa akin lang, no, sa palagay ko, kaya sa ngayon is tina-trial and error ko rin. Pero mas malaking factor is itong kanyang carbon brush, no. So yung carbon brush nandito yan eh. So magkaibang side yan, no, dalawa yan, magkaibang side, no. So kung titignan mo rin, no, yung ito yung evidence niya eh, di ba? Tignan mo, ito sayad na sayad, ito halos wala nang sayad. Then pag tinignan mo dito, ito yan, no, itong part na to hindi na masyado mai-project dito sa video, makita mo, di ba? Yan, no, sayad na sayad siya, ibig sabihin. So ibig sabihin mga idol is sumasayad pa siya doon sa slip rings niya, no, dalawang rings yan eh. So sumasayad siya, ito kitang-kita dito. Pero ito tignan mo to, oh.
'di ba? Iba oh, para may carbon build up siya na hindi siya sumasayad sa palagay ko. Hindi siya sumasayad ng tama. Tingnan mo magkaiba oh, 'di ba? And besides, makita mo rin 'no, 'di ba? Masyado nang yan yung todong baba niya. Halos, 'di ba? Ito unlike nito, mataas-taas pa oh. Ito oh, 'di ba? Magkaiba sila oh. Then ang reklamo rin naman kasi dito is minsan meron, minsan wala. On and off. So, I think malaki yung possibility na dito nang gagaling. Ngayon, no, nagtanong ako kung may mabibiling sambuo sana para hindi na tayo maghinang, eh wala daw. So, lumalabas na yan kasi oh. Ewan kung makikita ninyo, may hirap i-project eh. Ayun, no, may kable siya sa loob, no. So, tig isa yan, papunta dito, yung isa dito sa kabila, no. Yan oh, may kable siyang ganun. And then, yung kabling yun is papunta dito sa part na to. No? Yan o. Nakahinang siya dyan. Then, yung tenga. Doon yung pinaka-connection niya. Yun. Kabilaan yan. Tenga, ganun. Yun. So, ngayon, no? Binilang ko na lang siya ng carbon brush. Actually, mura lang naman ng carbon brush. Yung carbon brush niya is 50 pesos yung dalawa. So, ito na yun, no? Oh. 50 pesos yung dalawa. No? May spring. Yan yung brush. O, di ba? Haba. O. Oh. Diba? Yan yung ipapalit natin. Hihinangin ko na lang. Dahil nga, wala akong nakuhang isang buo nito. Yun, tara. Pag nagkabit tayo ng carbon, no? Lagyan nyo yung spring na ganyan. Then, itong part na to, makita nyo yung ibabaw. Tignan mo. Oh, meron siyang parang pwestuhan ng spring. Yan o, no? Nakaganyan siya. Then, ipapasok nyo na ng ganun. Diba? Ngayon, syempre, ilulusot nyo muna yung wire. No, katulad nyo, no? Nakalusot siya dito. Yun. Diba? Lulusot nyo lang yung wire ng ganun. Then, tansyahin nyo na lang, no? Huwag dapat sa, yun o. Kasi, ganyan yan yun. Op. Di ba? Kaya, kumbaga, lalagyan nyo ng allowance kung hanggang saan lang siya. Kasi, yung pinaka wire na rin ang pumipigil sa kanya, o. Di ba? Okay. So, I think, okay na yung ganito kahaba para sa akin. Or, yusod ko siguro ng konti para hindi siya umabot sa sobrang namang lusot na lusot. Yun. So, no. Eto na. Yan o. Nahinang na natin siya. O, diba? Goods na yan. O, yan yung carbon brush. So, pipihit na ganun. So, testerin nyo, ha? Kung magkoconnect sila dito. Pressurable naman yan. And then, ngayon yan o. Tingnan mo. Kitang-kita. O, yun. Makintab. Doon tumatama. Dito wala nang tumatama. O, konti-konti na lang. Kaya, palit. No? Pero, upod na rin, yun o. Ganda to, mapalitan na rin to. Pero sige, dahil nga nagmamadali tayo, bukan naman na natin yan. So, ngayon mga idol, no, para lang may idea kayo. So, nakaganyan yan. Then, ito, paganoon. No? So, i-compress nyo to. Para may pasok nyo ng tama. Yan. Alright. So, try natin. Ganyan siya, oh. Diba? Yan, oh, di ba? So nakaganyan siya. And then mamaya, ayan, higpitan na natin yung tornilyo niya. Then sasarado ko na lang 'to, yan pag ganyan 'yun. Oh, di ba? Tama ba? Yan pag ganyan. Oh. Okay. Gawin ko muna mga idol. Okay, so yan, na-install na natin lahat. Then ayan oh. Aha, yan na yung alternator natin. So reverse order lang mga idol, napakadaling install niyan. So ngayon, no? Ang issue ko naman ngayon is nakita nyo, iba na yung battery. Ito kasi original na battery niya nung tumirek. No, ngayon na hindi ko na na-charge kasi nagmamadali nga tayo. Hindi ko na na-charge. Then ito yung pinagpalitan. Yan yung dati. So, for sure kahit ano sa dalawang 'yan, hindi start 'yan kasi nga lobat na lobat, inuwi lang natin. So, try natin yung ating jump starter. Try natin kung i-start. So, ano bang nangyari sa kanya? So, of course, no? Pagka-on mo, yon. Ilaw si battery, syempre, check engine, no? Lahat ng mga indicator lamp niya gumagana, then try natin mag-start. Op, okay. Talagang hindi kaya, di ba? Oh, kahit start ko, nagdidim lang yung kanyang mga indicator lamp. So,
Try natin jump starter. So dito. Try natin kung makakapag-charge. 6%. Okay, so wait lang natin. Okay, voltage input. Then let's try kung mapapa-start niya. Kung hindi yan kakayanin maka-full charge, no? 9.4 volts. Matas-tas pa 'to. Kung tutusin. Kaya pa siguro magpa-start niyan. Hugutin natin lahat ng kuryente, papasok dito, then isang bagsak, start tayo. So, ayun nga yung trabaho niya, no, mga idol. Kung hindi nyo pa napanood yung video natin tungkol dito, meron akong review nito. Tinuro ko kung paano gumagana to. So, ang ginagawa niya nga, di ba, lobat na lobat, ayaw makapagpa-start, huhugutin niya lahat ng laman. No, hindi naman lahat. No, i-charge niya yung sarili niya. Huhugutin niya lahat ng laman, papunta sa kapasitor, and then, pagka i-trigger ko na to, yun, kaya niya na magpa-start. So, ibibigay niya lahat. No, hindi rin naman syempre lahat, no. So dahan-dahan niyang ibibigay din yung tutusin, pero kayang-kaya niyang yung tamang kuryente at tamang voltahe para makapag-start. 'Yun ang gagawin niyan. So hintayin lang natin hanggang mag 100%. So 8.1 volts, mataas pa 'to, mga idol. Kayang-kaya pa 'yan kasi nasubukan ko. Nasa 5 na lang, no? 6 or 5 ganun. Nakapagpaano pa eh, nakapagpa-charge pa, nakapag-start pa. So 3 minutes lang 'yan, mga idol. Tayo natin. Okay, so 98%. Konti na lang 'yan, mga idol. 99. And then okay, 100. Then tayo lang natin mag-confirm. 'Yan. So, pwede na tayo magpa-start. Click ko lang 'to, then magka-countdown within 10 seconds. Kailangan makapasok na sa sakyan. Pag nag-steady beep, start. Then 30 seconds lang 'yan, gagana. Then mag-automatic off 'yan. 'Yun, narinig niyo yung ano, yung kanya relay. Then magpapa-start na ako. Try natin ko i-start. No, so 'yan 'no. Naka-alarm yung lahat. 'Yun. Oh, 'di ba? Hop, patay lahat. Okay. So okay na siya. 'Yun, ganun 'yan, 'no. Try natin. Tignan natin kung magi-straight 'yan. Then, tignan natin din yung voltage kung tama. Alright, so, nakapagpa-start na tayo. Check natin kung mag-charge. Nasaan ba yung aking tester? Ito. Okay, so, testing. Ito yung ating tester. Nako, kasi, mga idol yan, oh, umuulan kaya medyo madilim, no? Medyo hirap tayo mag-vlog. Pero, sinisikap natin ma-share pa rin. So, testing ako. So, sorry. So, set ko lang to ng 200 or 20 volts. Okay. Then, okay, click. Uy. 14 volts, which is, actually mga idol, sa charging kasi, is actually, naka 14 volts dapat yan. Biritin mo, kainaan mo, nagpo 14 volts siya. Why? No? Bakit nga ba laging 14 volts dapat? So, pinakamababa na yan, 13. Pero, dapat yan is always naka 14 volts. Why? Kasi, meron siyang nakita niyo sa akin kanina, 'di ba? Meron siyang tatlong pin. Yung isa is from ignition, yung isa from sensor, yung isa from lamp, no? Ngayon, kailangan niya ma-sense kung ilan yung voltage, no? So kasi 'yun, pinapanatili niya naka 14 volts kasi yung sa loob nun, mga idol, is wala yang magnet, no? So actually, yung kasi pag-uusapang electrical, ganun 'yan, no? Kung paano nagcha-charge 'yan is may magnetic field. No? So ibig sabihin may magnet, may mga poles, ganun 'yan eh. So hindi ko na maipapaliwanag na maayos pero ganun nga 'yon, no? Nagbabari. Imbis na yung steady magnet siya, nababari, nagbabari yung magnet na 'yon. So para yung alam mo 'yon, yung sa series kwela dati, yung lapis na naka-rewind, 'di ba? Ganun yung ginagawa niyan. So yung sensor na 'yon, sinasabi niya kung anong magnetic field lang ang kailangan para mapanatiling 14 kahit na mag-overrev ka. Ganun niya nire-regulate yun, mga idol. So, yung sensor na yun, napakahalaga nun para mapanatili nga 14 volts, mabilis o mabagal. Pero pagka mabagal talaga, hindi niya naman kayang-kaya talaga. Pero at least, hindi bumababa ng 12. Mga 13, ganyan. 13 plus. Yun. Pero pagka overrev, 14 lang yan kasi ma-overcharge ka or lulubo yung battery mo. Masisira yan. Alright. So, hintayin ko lang ito, mga idol. Tignan ko. Kung stable na siya sa 14, then goods na ako dito. Yun, mga idol. So, yan. I-observe ko lang. At, syempre,
Yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.